So bukan natin i power on. Sak. So yan, what's up mga kabuting-ting. So magandang araw sa ating lahat. So for today's video, may ayusin tayo ang isang LED TV 32 inches. So ang brand dito ay ito, Gold Star. So parang China TV siya mga kabuting-ting. So yan, so saksak natin kung ano talaga yung problema nito, para malaman natin kung, kasi ang sabi ng may-ari ay malabo daw yung picture. So para makita natin kung ano talaga yung problema sa screen niya, ay ito turn on natin mga kabuting-ting. So saksak natin. Ayan. May ilaw na yung indicator light niya. So i-on natin sa remote. So ayan, nagkukulay green na siya. Ayan. So Gold Star yung brand. So ayan mga kabuting-ting. So may flicker siya na problem, flickering problem. Tapos yan, tingnan nyo yung no signal niya, nagdo-double image. So bali dalawa yung problem nito, flickering at double image. So ayan yung problem niya, nag-flicker siya. Dito sa baba may mga lines siya na maliliit, maraming mga lines. So ayan, nandun pa sa itaas, oh. Ayan, so nawawala na yung no signal niya. Ayan, nag-double image siya, tapos nag-flicker. So ayan, ang gagawin natin ay bubuksan muna natin to sa likod niya. Tapos, unang gagawin natin ay mag-voltahe tayo. Check tayo ng voltage niya, tapos tingnan natin yun sa mga code niya dun sa panel, yung mga may nakalagay na si EV. Yan mga kabuting-ting, so buksan muna natin. So kakat ko muna. So ayan mga kabuting-ting, so nabuksan na natin yung panel niya. So single cuff lang yung ginagamit dito. So ayan. So before natin to kunan ng voltahe, so hahanapin muna natin yung saan yung nakalagay yung CKV niya. Kasi sa nakikita ko parang magkaiba yung code na nilagay dito mga kabuting-ting. So ayan, parang nandito yung CKB niya, yung mga signals niya. So itong bali itong mga resistor na to dito. So ayan. So may nakalagay dito na ito. HC1, LC2, LC1, at saka may isang ST1. Tapos dito naman may nagkasunod dito na H. Ito yan. Ang klaro ba yan? Yan. H. So ayan, HC7. Yan, pababa tayo, pataas tayo dito tayo magsimula. HC3, HC4, HC5, HC6, HC7. Tapos dito sa dulo may nakalagay na HC8. So bali ito yung mga signals niya, mga CKV, CKV 1, CKV 2, yung mga clock. So, ayan, meron tayong hahanapin dito na voltahe mga kabuting-ting na taas-baba. Yung may nag-negative 6 or 10, tapos tumaas ng positive 26, ganun. Nag-VGH at nag-VGL siya. So ayan, so mag-test muna tayo sa VGH niya. So ayan, hahanapin muna natin yung VGH. So nandito yung VGH niya. So VGH. So ayan. So nandito yung VGH. So ito. So ayan, VGH. So ayan, ang voltahe ng VGH natin ay 26. So ayan, 26. Itong VCOM.
nasa 5 volts. So ayan. Itong VCC. Okay naman yung VCC, 3.3. Yung VGL, ito, yung VGL. So negative 10. So ayan. VGL, mataas yung VGL nito, negative 10. So okay naman yung mga voltage dito, mga kabutingting. So dito lang muna tayo sa mag-check tayo dito sa mga signals niya, si KV. So dito tayo magte-test muna sa ito is T1. So ayan, is T1. So ayan, may nasukat tayo na negative 10 volts. So dito tayo sa ito, LC1. So ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kabutingting. Taas baba siya, tingnan nyo, LC1. Nag negative 10, tapos tumaas ng positive 26. Bali, dalawang voltage yung lumabas dito. Nag VGL siya, tapos nag VGH naman. High and low. So ayan, sa dito natin yung nasukat sa LC1. Tapos sukatin na naman natin dito yung LC2. Ito, LC2. So ayan. So ayan, taas baba din. VGL at saka VGH. Ayan, negative 10, positive 26. So ayan. So, hindi ko sure kung matatanggal natin to ay mababago natin mga kabutingting, kasi dalawa yung sira niya, flickering siya at saka double image. So subukan natin to, ihang natin to yung tong mga resistor na to, dalawa yung nagtaas pa ba. Tapos tingnan natin sa screen natin kung may pagbabago, kasi di ko alam kung left ba to or right, kasi walang naka lagay dito mga kabutingting. Parang nasa right siguro to. Parang right yata to. Kasi dito naman, normal naman yung voltahe dito. Ito, HC1. So ayan, negative 1 lang siya. 1 volt. Tapos itong HC2 ay negative 1 volt lang din. Dito naman tayo sa HC3. So ayan. So negative 1 din hanggang sa HC4, negative 1 volt. Tapos sa HC5, yan, 1 volt lang. 6, 1 volt lang din. 7, yan. Saka 8, ito 7, ito 7, 8. So yan, alas pareho lang ng voltahe, 1 volt. So ayan, susubukan natin itong itong resistor na to. Ito yung titest natin. Ito. So ayan, taas baba siya. Tapos itong isa. So ayan. Tapos ito. Ito. So bali ito, ito, ito at ito. So ito yung ihahang natin, bali tatlo mga kabutingting. Tatlong resistor, tapos tingnan natin sa screen kung may pagbabago. Kasi kung dito tayo magka-cut, so walang nakalagay dito na pwede tayo mag-cut yung sa terminals niya. So ayan, wala. So ang gagawin natin ay dito lang muna tayo sa resistor tayo maghahang. So ayan. So kakat ko muna mga kabutingting, tapos ihahang natin yan, papakita ko sa inyo. So ayan mga kabutingting, so ayan, tapos na natin siya mahang yung tatlong resistor. So ayan. So ito. Tapos ito. Ayan. Bali, itong tatlo to nag taas pa ba yung voltahe.
So ayan. Tingnan natin sa screen at i-on natin. Tingnan natin. Yan mga kaputingting. So ayan, parang meron pa rin siyang double image. So ayan. So bali itong guhit dito na sa ibaba kanina dito, so nawala. So subukan kong ibalik yung isang resistor. So ito, subukan natin tong ibalik mga kabutingting. So ito, itong pinakauna. So subukan natin ibalik yan. So ayan mga kabutingting. So ibalik natin yung isang resistor. So ayan. So tingnan mo natin sa screen. On natin. So ayan, nag-flicker pa rin siya. So ang gagawin natin dito ay susubukan muna natin maghang dito sa ito, sa iba. So ayan, maghang muna tayo dyan. So focus ko naman ulit na buting-ting. So ayan mga kaputingting, so sinubukan kong ihang itong dito, itong ayan yung mula sa HC3 hanggang HC8, ayan hanggang dito, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 6 na resistor hinang ko. So subukan natin tingnan mga kaputingting. So ayan, lumala siya. So ibig sabihin ay yung hinang natin na resistor ay yung dito sa left side niya, parang sa left side to, so bali good to. So gawin natin ay babalik natin, tapos dito naman tayo maghahang papunta dito, paatras naman tayo. So yan, babalik natin yung anim na yan. So papatay natin, so babalik natin yan para umokay yung nanggal natin. It means okay yung kabilang side niya. So sa uli muna natin yan. So ayan mga kaputingting. So naibalik natin lahat yung anim na hinang natin. So dito naman tayo maghahang. Bali ito, dito tayo magsisimula sa dating hinang natin o yung unang hinang. So hanggang dito. So ayan, hahang natin lahat yan kung saan yung may pagbabago. Ipopost ko naman ulit mga kaputingting. So ayan mga kaputingting. So naihang natin to lahat. So ayan. So napapansin nyo dito may nakalagay na to, LC1 at LC2. So yung tinitesto natin, iba nag iba-iba yung voltahe nya. Taas baba may negative 10 at negative positive 26 itong LC1 at LC2. So ang gagawin natin dito ay ihahang natin tong resistor ng LC1 at LC2, tapos supplyan natin tong LC1 ay susupplyan natin ng VGL, tapos ang LC2 ay susupplyan natin ng VGH. So dito tayo kukuha sa ito VGL, tapos dito naman sa VGH naman yung supply. Isusupply natin dyan sa isa, sa LC2. So yan dito VGH. So yan. So ang gagawin natin ay magja-jumper tayo sa VGL. So yan, papuntang LC1. So sa LC2 doon tayo kukuha sa VGH. So yan.
kasi nag double image pa rin siya pag hinang natin kasi yan o buting-ting. So lahat na hang ko na lahat, ito na lang tatlo ay hindi, pero hindi ko na tinuloy kasi lalong pumangit yung screen. So yan, so ihang ko muna tong LC2 at LC1. So ang lalagyan natin ng supply dito, ang connection ng LC2 ay papuntang dito panel. Hindi tayo maglalagay ng supply ng galing dito sa IC na to. So ayan. So ihang muna natin itong mga kabutingting. So ayan mga kabutingting. So natanggalan natin yung tanggalan natin yung dalawang resistor, LC1 at saka LC2. So ayan. Sana magtagumpay tayo dito. Tapos yung LC1 ay dito tayo mag-jump sa VGL. So ang gagamitin natin na wire para hindi malaki, ito lang isang magnetic wire. So yan yung gagamitin natin dyan. Tapos connect natin dito. So ayan. So kakabit muna natin to, subukan natin kung gana siya. So ayan mga kabutingting. So yan, tapos natin may kabit yung ayan yung VGL, ito VGL papunta ng LC, ayan punta ng LC1, tapos itong LC2 papunta naman dito sa ito sa ito hindi malabo VGHD. So ayan, ganyan yung connection niya. Maya na lang natin to i-arrange. Try muna natin mag power on kung gagana ba siya. So ayan, saksak natin. So ayan, ganun pa rin mga kabutingting. So may flicker pa rin siya at double image. So ayan. So ayan, subukan natin itong baliktarin, papatayin muna natin. So subukan natin itong ipalit itong VGL na nakalagay sa LC1, lagay natin sa LC2, at saka yung VGHD lagay natin sa LC1. So ayan, so ayan mga kabutingting. So tapos natin ipalit. So ito na, ito punta dito sa VGHD. So yan, tapos itong isa yung VGL ay papunta naman sa LC2. So yan, LC2 yan. Yan yan, pinalit, nagpalit natin. So subukan natin ulit mag test. So yan, ganun pa rin. Flicker pa rin siya mga kabutingting. So ayan. So papatayin ko ulit. So ito na. So marami na tayong sinubukan na paraan, ayaw pa rin. So last option na natin to mga kabutingting. Last option na natin to. Ito ay nakalagay dito na ito. Ito ayan. VGHD. So nandito yung VGH niya mga kabutingting. So ito. So ayan, VGH. At ang diode ng VGH na to ay ito. Itong D201. So ayan. Ang gagawin natin dito ay ito. Itong VGL, ito, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin tong VGL na to. Papalitan natin ng VGH. So kukuha tayo dito sa diode na to ng VGL, VGH ito. So jump natin dito papunta dito sa LC2. So ayan, tatanggalin na natin tong itong VGL. So ayan,
So para makita nyo mga kabutingting, so hanap muna ako ng kalalagyan ng cellphone ko para makita nyo. So kakat ko muna para last option na to mga kabutingting, kung hindi ito natin makukuha. So wala na, susuko na tayo dito. So ayan, kakat ko ulit. So ayan mga kabutingting, so tatanggalin natin itong VGH. VGL, tatanggalin natin to. So ayan, ito na yung jumper ng VGL. So gagawin natin ay meron ako dito isang, so ito palitan natin dito, tayo kukunik sa nakikita nyo dito sa VGH. So yan. So papunta dito sa LC2. So ganyan mga kabutingting. So lapit natin ng konti. So ganyan yung connection niya. So ito, ayan, LC2, bali LC2 to. Ayan, LC2 papunta ng VGH. So ayan, ito yung rectifier ng VGH. Ito yung VGH. So ayan, nakalagay sa LC2. So ito namang LC1 ay naka jumper doon sa VGHD. So yan, ito yung resistor ng VGHD, resistor 203. Ayan. So yan, last option na to mga kabutingting. So subukan natin kung gagana to. So yan, switch on natin. So saksak natin. Yan, last option natin to. So ayan, may lumabas na na gold star. So ayan, hindi na siya nagfi-flicker siya mga kabutingting. So kaya lang dito sa itaas niya may konting guhit. Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung guhit na yan, hindi natin, hindi ko alam kung makukuha ba natin yan. So ayan, hindi ko bigay na 100% kung matatanggal natin yan. So ayan, natatanggal natin yung double image at nag-flicker niya kanina mga kabutingting. So ayan, so subukan natin ipalit yung connection, yung LC2 at LC1, kung matatanggal ba natin yung yan, matatanggal ba natin yung guhit yan. Sa itaas niya yan, may lumabas na guhit yan. Subukan mo natin. So natanggal natin yung double image niya. So subukan natin. So patayin ko muna to. So ipalit muna natin yung ito, connection ng LC1 at LC2. Pagpalit natin. So yan mga kabutingting, so tapos na natin ipalit yung LC1 at LC2. So ayan, ito na yung sa VGH nya. So itong yung LC2 pampunta na sa VGHD. So ayan. So bukan natin power on. Sak. So ayan, may guhit pa rin sa ibaba. So may last na gagawin ako, yung katabi sa LC2 na in between sa LC1 at LC2, tanggalin natin yung resistor na yun mga kabutingting. So at least hindi na siya nagdo-double image. So ayan. So ayan.
Tayo natin. So kung nakikita nyo mga kabutingting, itong resistor na to, subukan na natin itong ihang kung makukuha ba natin, kung wala bang magbabago sa screen. So ito yung between sa LC1 at LC2, itong resistor na to ay ihahang natin. So ayan, hang mo natin itong mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, so nahang natin yung resistor. So ito yan, labo konti, yan. Ganyan na natin, hinang lang natin yung kabilang side nya. So ayan, so subukan natin mag-test ulit kung may pagbabago. Kung wala, hindi na natin ibabalik. So ayan, labas na yung namatay ulit kasi nabunot yung plug. So ayan, gold star. So meron pa rin guhit sa ibaba mga kabutingting. So ayan, so talagang hindi natin matatanggal yan na nasa screen na talaga yung problem na yan. So at least yung flickering at saka yung double image ay nakukuha natin. So ayan, so nahirapan tayo ng kunti dito mga kabutingting kasi yan, ang dami nating hinang na resistor tapos hindi tayo nakuha. So ulitin ko, yung unang ginawa natin ay kasi hindi tayo nag-cut dito, nag-cut method at nag-tip. So ang ginawa natin na first ay, so naghang tayo ng LC1 at ito, ST1. Bali itong apat na dito ay hinang natin isa, dalawa-dalawa. Tapos naghang tayo hanggang umabot tayo sa HC8. So ang hindi natin lang nahang ay itong HC3 at HC4 hanggang HC5. So ayan, so bali itong tatlo lang yung hindi natin nahang. So yung naghang tayo dito lahat, so walang pagbabago at lumala pa yung sira niya. Tapos sunod natin ginawa ay naghang ulit tayo ng dalawang resistor, LC1 at LC2, at sinuplayan natin ng VGL at saka yung una ay ito, VGHD. So ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago yung screen. Tapos binaliktad natin yung LC1 at LC2 na connection. So ganun pa din. So ang ginawa natin last option, yung tinanggal natin yung VGL, wala na siyang connection dito. So yung natira ay VGHD, tapos naka-connect sa nung una naka-connect sa LC1. Tapos yung pinalit natin sa VGL yung VGH. So ito yun guys, mga kabutingting. So VGH, bali dito tayo kukuha sa diode niya, rectifier niya. So papunta ng yung una LC2. So ngayon binaliktad natin LC1, okay lang yan na binaliktad natin, wala namang pagbabago. So ayan, so umuki siya mga kabutingting, natanggal natin yung flickering niya at saka yung double image. So ayan, kaso lang may guhit dun sa itaas. So hindi na natin yung matatanggal kasi nasa screen na yung problem niya, nasa panel na. At yung naagapan natin yung sira niya, yung flickering at saka double image. So ayan, sa mga baguhan dyan at sa naka-encounter ng ganitong sira, ay kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin mga kabutingting, so pakisubscribe, kihit na rin ang notification bell. J Audio Tech, huwag kalimutan mag-subscribe. So ayan, nakatulong to sa inyo yung video natin mga kabutingting. So ayan, ulitin ko, mag-subscribe kayo sa channel natin, J Audio Tech. So ayan lang mga kabutingting. So medyo natagalan tayo sa trouble na shooting na ito kasi ang dami nating ginawang procedure. At yun lang pala yung pwede nating ginawa. Yung last option natin ay sinuplayan natin ng VGHD at saka VGH yung LC1 at LC2. So ayan.
So maraming salamat. So sa uli ko muna to mga kabutingting, tapos titest natin ulit. So ayan na mga kabutingting, so tapos na natin mga sa uli at ayan. So subukan natin tong i-on. So ganyan. Ito yung mga guhit-guhit ito sa taas, so hindi natin yan makukuha dahil nandito na yan sa screen niya. So yung flicker at saka double image, so yan, okay na siya. So yan. So yan, dito sa ibaba yung mga guhit-guhit. So natanggal natin yung dalawang guhit dito sa itaas. So hindi natin makukuha yan mga kabutingting. So hindi natin nakukuha. So yan, hanggang dito lang muna tayo mga kabutingting. So maraming salamat sa nakapanood ng videos natin. So sa mga solid na supporters sa GeoJutech, mga kabutingting natin dyan. So yan, yung problem nito ay double image at flickering. So yan. So doon lang tayo magbabypass sa LC1 at LC2. Sinuplayan natin ng VGHD at VGH. So yan, hanggang dito lang tayo mga kabutingting. So maraming salamat. So ulitin ko, huwag kalimutan mag-subscribe GeoJutech. So pakishare na din at likes. Yan, bye-bye sa ating lahat.